Nagsimula na naman siyang makarinig ng mga bulong. Sabi ko na nga ba, matichempoan din kita. Hala! Nakita niyo? Yung lalaki! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Good day, kwentong takip silim listeners. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ako para maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong katatakutan. Mula sa karanasang ibinahagi sa ating muling nagbabalik na letter sender, si Cheche, ang babaeng makailang ulit na nainiligtas ng mga tinig na bumubulong sa kanya. Na tila ba binabantayan at pinoprotektahan siya. Ngunit papano kung bigla na lang magbago ito? Papano kung yung mga bulong na dati ay nakatutulong sa kanya, ngayon ay ipapahamak na pala siya? Huwag na natin itong patagalin pa, mga katakip silim. Tayo na tunghayan ang kanyang ikalawang kwento. Kumusta po sa lahat na nakikinig ngayon dito sa channel ng Kwentong Takip Silim? Una sa lahat, ay gusto ko lang po sana kayong batiin ng isang magandang araw. Ako nga po pala uli, si Cheche. Kung hindi niyo po ako natatandaan, ako nga po pala yung nagpadala ng kwentong ipinalabas din sa channel na ito. Nito lamang din pong nakaraan na pinamagatan bilang bulong. Nabasa ko po ang inyong mga komento doon sa video at base po sa mga nakita ko, ay mukhang nakuha po ng aking kwento ang interes ng karamihan sa inyo. Marami kayong mga katanungan na gustong masagot at mga bagay-bagay na gustong alamin tungkol sa akin. Kaya naman po, for the second time, ay naisipan kong muling magbahagi sa inyo ng isa pa sa aking karanasan na may kinalaman pa rin sa aking abilidad. Isang taon makalipas po ng pagkalutas namin tungkol sa misteryo ng pagkamatay ni Nanay Pilar, na ina ng boyfriend ko noong si Joseph, ay isang matinding karanasan po ulit ang hindi ko akalaing muling gigimbal sa aking pagkatao. At that time, Sir Wilmore, medyo nagiging mas at is na ako noon sa paggamit ng abilidad ko. Dahil kahit papano, ay napag-aaralan ko siyang kontrolin at gamitin ng tama. Para sa pansarili ko pong pakinabang, not until everything went downhill. Lahat ng yon ay nagsimula sa isang nakakapanindig balahibong trahedya na parabang naging mitsa ng sunod-sunod na problema sa buhay ko. Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Ayoko na kayo marinig! Please, lumayo na kayo sa akin! Diyos ko, patawarin niyo po ako! Hindi ko na kaya! Oh,
Naku, tumalun yung lalaki, oh. Naku, tumawag kayo ng tulong. Bilisan nyo. Grabe, durog-durog sa... Oo, lasog-lasog. It was a very chaotic day, Sir Wilmore. Nang dumating kami ni Joseph sa trabaho, ay naabutan naming napakaraming taong nagkukumpulan doon sa ginagawang gusaling katapat ng office building namin. May isang lalaki raw na tumalon mula sa rooftop noon at bumagsak doon sa parte kung saan may mga nakausling bakal na siyang tumusok at humiwa sa liig nito. Humiwalay daw ang ulo ng lalaki mula sa sarili niyang katawan. Pagkatapos, tumilapon sa kalsada. At eksaktong naipit sa dumadaang 10-wheeler truck na may lamang buhangin. Halos nadurog po ang ulo nito at kumalat ang ilang parte noon sa kalsada. Pagkatapos naming makiusisa ni Joseph ng konti, ay umakyat na rin kami sa office maya-maya. Pero nagulat ho kami nang pagpasok namin sa loob, nakita naming nagkakagulo rin ang workmates namin. Uy, Julina! Anong meron at aligaga kayo? Nagkakagulo na nga sa labas, pati ba naman dito? OMG, Che! Hindi mo pa alam kung sino yung tumalon sa kabilang building? Hindi eh. Kararating lang kasi namin. Bakit? Sino ba yun? Si Darwin yun! Si Darwin? Ano? Bakit naman ginawa ni Darwin yun? Hindi nga rin namin alam eh. Ang sabi lang ni Kuyang Guard, ang aga-aga raw pumasok ni Darwin dito sa office kanina. Tapos, nung mga bandang 6 o'clock daw, bigla daw lumabas. Nagpapaalam na bibili lang ng kape dyan sa coffee shop na malapit. Tapos yun, hindi namin alam na pumustig pala siya ng akyat dun sa ginagawang building. Bigla na lang tumalon. Diyos ko po, ano ba nangyari dun kay Darwin? Parang kahapon lang tawa pa tayo ng tawa sa jokes niya. Sabay-sabay pa tayo nag-lunch, diba? Wala rin kaming idea, Che. Basta, ang sabi ni Kuya Guard, bago raw lumabas si Darwin, nakita niya raw na tinatakpan niya yung tenga niya. Parang may kinakausap daw si Darwin, pero wala naman daw siyang kasama. Ay, iwan ko ba? Kinikilabutan pa rin talaga ako. Nakita ko talaga kanina yung ulo niya. Nakakalat doon sa may kalsada. Bigla na lang nanghina ang tuhod ko. Matapos ang naging pag-uusap namin ng katrabaho kong si Julina, Sir Wilmore. Mabuti na lang, naalalayang kaagad ako ni Joseph. Kahit na maging siya, ay shock din sa nalaman naming balita. Hindi lang po kasi naming katrabaho si Darwin. Kaibigan din namin siya ni Joseph. Actually, halos lahat naman po yata kami sa office. Kaibigan ni Darwin. Mabait kasi siyang tao. He was a real friend to everyone. Masayahin, mabait, maasahan. Wala nga po yata kaming masamang masasabi sa kanya. Kaya palagi namin siyang kinakantyawan na ipagpatuloy niya lang ang pagpapari niya. Since bagay naman sa kanya ang propesyong yon. Yes, Sir Wilmore. Dati pong seminarista si Darwin. Ayun na rin po mismo sa kanya. Hindi nga lang po namin alam kung bakit hindi niya yon itinuloy. Nakikiramay po kami sa pagkawala ni Darwin, Nanay Susan. Nay Susan, condolence po. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo, mga alak. Kumain na ba kayo? Naalala ko noon, sa tuwing dumadalaw kayo rito,
Palagi akong pinagluluto ni Darwin ang kakainin ninyo. Matagal-tagal na rin pala mula nung huling mag-bonding kayo magkakatrabaho rito, ano? Sinong mag-aakala na nasa susunod nyo palang punta rito eh? Wala nang anak ko. Oh, Nay, tama na wang iyak. Malulungkot din po si Darwin yan eh. Eh kasi naman iho, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa anak ko. Hindi ko man lang magawang buksan niya kabaon niya dahil sa sobrang brutal ng nangyari sa kanya. Bakit ba naman kasi nagawa ni Darwin yun eh? Wala man lang signs na may pinagdadaanan pala siya. Kahit nga ho kami sa trabaho, hindi rin nakahalata. Ang totoo niyan, Cheche anak. May nangyayari talaga dyan sa anak ko. Ilang araw ko siyang naririnig na parang may kaaway siya sa gabi. Nagtanungin ko siya. Ang sabi niya sa akin, may mga boses daw siyang naririnig sa utak niya. May mga bumubulong daw sa kanya. Bumubulong? May naririnig hong bulong si Darwin? Oo, anak. Nagsimula yun nung nasa seminaryo pa lang siya. Yun nga ang dahilan kaya hindi niya itinuloy ang pagpapari eh. Nung lumabas siya sa seminaryo, nawala naman yun at naging normal ulit ang buhay niya. Pero nitong nakaraang buwan lang, nagsimula na naman siyang makarinig ng mga bulong. Pinayuhan ko siyang magpatingin sa albularyo pero ayaw niya dahil hindi raw siya naniniwala sa mga ganun. Sinubukan niyang magpatingin sa doktor. Ang sabi, depression daw. Diresitahan siya ng mga gamot pero imbis na gumaling siya, lalo lang lumala ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa humantong na nga sa ganito. Humantong na sa malagim na pagkamatay ng anak ko. Naniniwala talaga ako. Hindi normal na nangyari sa anak ko. Malaking hinala akong may kababalaghan sa likod ng pagkamatay niya. Pakiramdam ko noon, Sir Wilmore. Bigla akong nanlamig. Kakaiba yung naramdaman kong kaba sa dibdib ko nang mabanggit sa akin ni Nanay Susan yung nangyayari kay Darwin bago siya mawala. Parang medyo natakot ako para sa sarili ko, Sir Wilmore. Naisip ko noon, paano kung bigla rin mauwi sa ganon yung abilidad ko? Paano kung kalaunan ipahamak pala ako nito? Maya-maya pa, biglang nag-angat ng mukha si Joseph mula sa pagkakasubsob sa cellphone niya. Nang maramdaman niyang tumayo ako. Kanina pa siya busy sa kate-text, kaya hindi na sana ako magpapaalam sa kanya na pupunta lang ako ng CR saglit para manghilamos. Medyo nakukonsumi na po kasi talaga ng kabayong dibdib ko. Siguro, natakot at nabigla lang talaga ako sa lala ng nangyari kay Darwin. Idagdag pa nung mga time na yon, ay medyo fresh pa ang utak ko yung tungkol sa kaso ng nanay ni Joseph. Oche, saan ka pupunta? Magsi-CR lang ako, Joseph. Samahan mo na lang muna si Nanay Susan dito, ha? Ganun ba? Sige. Cheche! Cheche! Ha? Sino yan? May tao ba dyan? Oh, Che, ano nangyari sa'yo? Ba't namumutla ka?
Joseph naman eh. Ikaw lang pala yan. Grabe, nagulat ako sa'yo. Ikaw ba yung tumatawag sa akin? Oo, ako nga. Eh, ang tagal mo kasi. Ayayin na sana kitang umuwi. Medyo sumasakit na kasi yung ulo ko, Che eh. Balik na lang ulit tayo dito bukas, okay lang. Ganun ba? O siya, sige. Halika, paalam na muna tayo kay Nanay Susan. For some reason, Sir Wilmore, we were so exhausted that night. Hindi ko alam kung bakit pareho kaming patang-pata ni Joseph nung umuwi kami sa apartment namin. The time po kasi, nagsasama na kaming dalawa since pareho naman kaming sigurado sa isa't isa. Maaga akong nakatulog ng gabing yon sa tabi niya. Siguro dahil na rin po sa umuulan noon at malamig ang panahon. Pero magabandang hating gabi na po yata noon, ay bigla na lang ako nagising, Sir Wilmore. Nakarinig kasi ako ng mga ingay na nanggagaling doon sa labas ng kwarto namin. May kumakalampag. Narinig kong may bumubulong sa tenga ko. Bumangon ako mula sa higaan at lumabas ng kwarto. Sinundan ko yung kumakalampag na tunog na naririnig ko, Sir Wilmore. Palakas yun ng palakas. Hanggang sa noong makarating ako sa salas, ay bigla na lang pong tumambad sa harapan ko ang isang kulay itim na kabaong na parabang may gustong kumawala mula sa loob noon. Biglang nagtayuan ang balahibo ko sa nakita ko, Sir Wilmore. Para ho ako na estatwa nang makita kong may kabaong sa salas namin. Pero ni hindi ko magawang magsalita o sumigaw man lang. Ni hindi ko nga po maihakbang noon ang paa ko. Hanggang sa bigla na lang bumukas yung pintuan ng kabaong. At iniluwa noon ang yumaok kong katrabahong si Darwin. Nabasag ang halos kabuuan ng mukha. Pwera na lang sa kanyang kanang mata na noon ay titig na titig sa akin. Tulungan mo ako, Cheche. Tulungan mo ako makawala rito. Bigla na lang pong iniangat ni Darwin ang kamay niya. Pilit niyang iniaabot yun sa akin, Sir Wilmore. Gusto niyang iligtas ko siya. Pero halos matuyuan ako ng sarili kong laway nang bigla na lang pong may lumitaw na isang malaking bulto ng anino sa likod ng kabaong ni Darwin. Isang aninong mayroong dalawang malalaki at paikot na mga sungay sa kanyang ulo. Takot na takot ako ng mga sandaling yun, Sir Wilmore. Lalo na nang makita kong ibinalik niya ang katawan ni Darwin sa loob ng kabaong bago niya yun isinara. Darwin! Darwin! Che, gising! Darwin! Che, nananaginip ka yata ng masama eh. Panaginip lang pala. Oo, Che. Masyado ka yata nag-iisip tungkol sa nangyari kay Darwin eh. Gusto mo bang ikuha kita ng tubig? Ayoko. Dito ka lang, please. Natatakot ako. Shhh. Kumalma ka na. Nandito lang ako. Ano ba kasi napanaginipan mo? Si Darwin.
Nangihingi siya ng tulong sa akin, Joseph. Ang sabi niya, tulungan ko raw siyang makawala. Makawala. Sa tingin mo ba, may kinalaman to sa mga bulong na naririnig niya bago siya mawala? Che, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Hindi porke pareho kayong nakakarinig ng mga bulong eh, ganun na rin yung mangyayari sa'yo. Kung sa bagay. Taka, anong oras na ba? Sorry, nagising ba kita? No, ang totoo, hindi pa talaga ako natutulog. Napakunot po ang noo ko sa sagot ni Joseph noon, Sir Wilmore. Lalo na nang unti-unti kong napansing may bakas ng lungkot ang mukha niya. Pagkatapos, bigla po siyang nag-iwas noon ng tingin. Habang ako naman ay napasulyap sa alarm clock na nasa tabi ng kama namin. Palastres na pala ng madaling araw. Bakit gising ka pa? Are you okay? May problema ka ba, love? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Kanina nung nasa lamay tayo, tinawagan ako ni Ma'am Gina. And? Anong sabi niya? Eh, pinagsabihan niya ako tapos natalo kami. May nagawa kasi akong kapalpakan eh. At dahil doon, tinanggal niya ako sa trabaho. What? Bakit? I mean, wala man lang bang consideration? Grabe naman si Ma'am Gina. Ano pa kasi yung ginawa mo? May namix lang akong files. Nagkaroon tuloy ng problema sa finance. Basta mahabang kwento. Hayaan mo, maghanap naman kagad ako ng ibang trabaho eh. Sinungaling, hindi yun ang totoong dahilan kaya siya natanggal. I was shocked. Nagulat ho ako nang bigla na lang nakisingit ang mga bulong sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Joseph. Dahil doon, ay napakunot ho ako ng noo ko at tinitigan ko siya ng mataman. Joseph, please, magsabi ka sa akin ng totoo. Alam mo namang hindi ka pwede magsinungaling sa akin, diba? Anong ibig mong sabihin? I'm telling you the truth, Che. Pumalpak nga ako, kaya ako natanggal. Hindi totoo yan. Niloloko ka lang yan, Che. May problema sila ni Gina. Ikaw kasi, hadlang ka sa kanila eh. No! Alam ko nagsisinungaling ka, Joseph. Joseph naman! Ano bang sinasabi mo dyan? Che, pwede ba? Nagkwento ako sa'yo dahil gusto ko ng karamay. Bakit iniintriga mo ako? Nagtatanong lang ako, Joseph. Hindi eh. Sa tono mo, parang nangakusa. Ano, pati ba naman ako gagamitan mo ng mga bulong na yan? Bahala ka nga sa buhay mo. Yun ang pinakaunang malalang away namin ni Joseph sa halos isang taon ng pagiging magnumpyo namin, Sir Wilmore. Pinakaunang malalang away na nasundan pa ng pangalawa, pangatlo at pang-apat nung mga sumunod na araw. Simula ng gabing yon, napuno ako ng sobra-sobrang pagdududa tungkol sa faithfulness sa akin ni Joseph. Although wala naman ho akong matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga hinala ko sa kanya. Hindi pwedeng magkamali ang mga bulong na naririnig ko dahil kumpara sa kanilang dalawa ay ito ay makailang ulit ng nagligtas sa buhay ko. Sobrang naging mainitin po ang ulo ni Joseph mula nang matanggal siya sa trabaho. Palagi siyang irritable, lalo na kapag
sisimulang kong buksan ang topic tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakatanggal niya. Ni hindi naman po ako makapagtanong noon kay Ma'am Gina, ang bagong general manager ng kumpanyang pinapasukan namin. Dahil kahit siya ay iniiwasan ako sa office. At dahil po doon ay lalong lumala ang hinala kong may kalokohan ngang ginagawa noon ang boyfriend ko. Che, sabi ni Ma'am Gina mag-overtime ka raw. May kailangan daw siyang ipatapos sa'yo ngayon eh. Ha? Bakit ako? Di ba nagpaalam ako sa kanya kahapon na kailangan ko umuwi ng maagang ngayon? Sinabi ko nga yun eh, kaya lang ayaw pumayag. Nag-offer pa nga ako na ako na lang ang gagawa nung ipapagawa niya, pero pinalayas lang ako sa office. May tupak yata. Pinaghihinitang pa niya, Cheche. Dahil sa'yo, hindi matupad ni Joseph ang pangako niya kay Gina. Ikaw ang hadlang sa kanilang dalawa. Bigla na lang pong tumahip ang dibdib ko sa galit. Kahit nga po si Julina, nagulat nung bigla na lang akong napahampas sa mesa ko. Dire-diretso akong naglakad papunta doon sa nakasaradong opisina ni Ma'am Gina. At handa ko na sana siyang sugurin nang bigla na naman akong makarinig ng bulong. Wag, Cheche. Wag mong gawin yan. Mapapahamak ka. Mapapahamak ka sa gagawin mo. Pero hindi na ako nakinig. Nilamo na ako noon ng galit ko. Kaya walang habas kong binuksan ang pintuan ng opisina ni Ma'am Gina. At nag-iskandalo ko roon. Nagkaroon kami ng pagtatalo, Sir Wilmore. Pagkatapos po, ay walang paalam na akong umuwi ng diretso. Sakay po kaya, madam? Wag. Wag kang sasakay, Cheche. Doon ka sa kabila. Hindi po, Manong. May hinihintay po akong sundo. Sinunod ko ang payo sa akin ng bulong, Sir Wilmore. Nung may dumaang panibagong tricycle, ay saka lang po ako sumakay. Nasa kalagitnaan na ho ako ng biyahe. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Sobrang dami pong tumatakbo noon sa isip ko. Kaya hindi ko na po namalayan na nag-iiba na pala ng ruta yung sinasakyan ko. Cheche, bumaba ka na. Mapapahamak ka, Cheche. Teka, Manong, hindi ho dito. Doon ho ako sa... Hindi mo ba ako nakikilala, Miss Ganda? Sabi ko na nga ba, matchechempoan din kita. Ikaw? Ganun na lang ho ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko kung sino yung nagmamaneho ng tricycle na nasakyan ko noon, Sir Wilmore. It was the same tricycle driver na nag-block ding gumawa sa akin ng masama noon. Mukhang nakatakas po siya sa kulungan. Dahil ang alam ko ay matagal-tagal ang parusang ipinataw sa kanya. I was so confused. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ipinahamak ako ng bulong na naririnig ko. Pagkatapos, bigla na lang po niyang binawi. Litong-lito na ako noon. Nagpapanik ako. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Cheche, agawin mo ang manibela sa kanya. Agawin mo! Sumigaw ka, Cheche.
Humingi ka ng tulong. Sa sobrang pagkataranta ko, Sir Wilmore, nakipag-agawan ako sa manibela doon sa tricycle driver habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Ilang segundo po kaming nagpagewang-gewang noon sa kalsada. Hanggang sa huli na nang makita kong sasalpok pala kami sa isang malaking poste ng kuryente sa gilid ng daan. Tulungan mo ako makawala sa kanya, Cheche. Tulungan mo ako pakiusap. Tulad ng una kong panaginip, nakita ko si Darwin na nakalagay sa loob ng isang itim na kabaong. Pinipilit niyang abutin ang kamay ko, pero hindi niya magawa. Lalo na, at sa pagkakataong ito, ay hawak na ng malaking nilalang na may sungay ang kanyang ulo. Titig na titig sa akin ang demonyo, Sir Wilmore. Nakangisi siya. Habang ang isang kamay niya naman ay sumesenyas. Tila tinatawag ako. Halika, Cheche. Sumama ka na rin sa amin. Samahan mo kami ni Darwin dito sa ilalim. Nagising akong habol-habol na naman ang paghinga ko, Sir Wilmore. Takot na takot pa rin ako at pakiramdam ko ay nakatayo pa rin ang halos lahat na balahibo ko. Mabilis naman akong dinaluhan ng nurse na nagbabantay sa akin. Nasa ospital pala ako. Tinulungan daw ako ng mga taong nakakita sa nangyaring aksidente sa amin. Ang sabi ng nurse, Sir Wilmore, dead on arrival daw yung driver ng tricycle na siyang kasama ko nang maaksidente kami. Siya ang nagtamo ng mas malalang pinsala sa aming dalawa dahil nagkaroon po siya ng spinal cord injury, habang ako naman ay may isang tama sa ulo na kinailangan lang tahiin. Although hindi naman po ako kinailangan pang i-confine sa ospital, at makalipas lang ang ilang oras ay pinayagan na rin akong umuwi pagkatapos ng ilang tests. Tinawagan ko si Joseph para magpasundo sa ospital. Pero ring lang ng ring ang kanyang cellphone at hindi niya yon sinasagot. Wala rin siya sa bahay nang umuwi ako. At dahil mag-isa lang ako, ay naalala ko na naman ang nangyari bago ako maaksidente. Mali ang mga bulong na narinig ko. Dahil doon, bigla na lang pong pumasok sa isip ko si Darwin at ang sinabi sa akin ng nanay niya tungkol sa mga bulong na naririnig niya bago siya mawala. Bigla po akong nanigas. Unti-unti ay nilukob na naman ako ng takot, Sir Wilmore. Sobrang dami kong tanong na gustong masagot. Hindi ko na po alam kung ano at sino ang kakampi ko. Pakiramdam ko, nag-iisa ako. Dahil doon naisip ko, kailangan kong puntahan si Nanay Susan. Kailangan po masabi ko sa kanya ang tungkol kay Darwin. Kailangan malaman ko kung bakit siya nagpapakita sa akin. At ngayon naman, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Balintong Family, Charles Solomon, Bradley, Vincent, Neo,
Icy, Aimee, Jemuel, Jenilyn Compass at Jinky. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Mylene Bostoen at Jack Bauer. Sabi ni Mylene, "Gandang mandi po sa inyo, Sir Wilmore. Salamat sa kwento ngayong araw. Pa-shoutout po sa kapatid ko na nasa Japan na si Leia Barrera at sa sis-in-law ko dyan sa atin na si Palm Shaira Barrera. Lahat sila, naanyayahan ko na rin makinig sa Katie at Esme. Naaliw rin sila sa pakikinig na kahit naliligo ay nakikinig pa rin sa inyo. Pina-full volume lang ang sipi nila. Ingat po palagi at bukas ulit." Sabi naman ni Jack, "Magandang araw din po sa inyo, Ludes, Sir Wilmore. Salamat po sa magaling na pag-narrate at talagang nakakawala ng humsik. Galing at ganda ng boses nyo. Salamat po ulit and take extra care lagi. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.